Talaga? So, mamaya siguro, or bukas, may iba na akong gagawin dito. And, nag-ramified dun sa kung saan ako nag-script. Pero, wala pa rin lumalabas sa pinheads. Hindi ko na alam din kung anong gagawin. Pwede. So, bukas, itatry natin yung sinabi ko. Nabubuksan ko yung likod ng isa. And, tingnan natin kung yun ang bubunga. So, yun. Tuloy-tuloy lang. Kaya. Okay, guys. So, quick update lang. Nasabi ko na rin yata to na isang buwan na to nung 14. And, tinignan ko siya isa-isa kanina. Tapos ito yung nasa ilalim. Dito yata banda. Ito. And, napansin ko na parang may pinhead na siya. Hey, no? Parang pinheads yan eh. Parang pala nga. Pero ayun. Nilagay ko siya sa ibabaw. Kasi baka mas lumaki siya dyan. And napansin ko rin na possible may mga over moisture. Kasi may mga sobrang tubig ako nakikita sa ilalim nito. Tsaka bala kong maghiwalay ng isang fruiting bag. Ilalagay ko dun sa baba. Since yung temperature natin dito umaabot ng 29, baka isa yon sa nagiging effect kaya hindi talaga siya nagtutuloy ng tubo. So kukuha tayo ng isa dito mamaya para ilipat natin dun sa isa pang mas maliit na container na ganito at isi-set up natin sa baba. I-observahan din natin kung magiging okay yung fruiting bag na yan. Okay? Pero mga fully ramified na to eh. Pero hindi siya sobrang puti. Kundi ramified na siya. Ayan. Ayan lang. Sige. Update na lang kayo mamaya. Set up muna ako. Okay. So, nag-set up tayo dito sa mini labahan. Dati. So, ang pinakaiba na to dun sa location ko dun sa second floor. So, ito yung sa ground floor na. And, yung pinapatungan niya is cemento. Dun kasi sa taas ano eh, salamin. Mas malapit sa bintana. So, dito, airflow okay naman. And, yung temperature and yung humidity, nakokontrol naman natin siya kasi natin dito siya sa ganitong klaseng container. Yung temperature, sana mas mababa siya. Mas ma-maintain niya yung mababang temperature compared dun sa second floor. And, ang problema ko lang dito is yung lighting, yung ilaw. Since, medyo kulub to, walang ilaw. So, ang ginawa ko, binuksan ko na lang yung ilaw dito. Ang kailangan kasi ng mushroom is makakita yung liwanag para alam niya, tutubo na siya. And yung oxygen, okay naman. So, tingnan natin kung mas maging mas mabilis yung pagtubo niya dito compared dun sa kwarto natin. So, kung mag-okay yun, ililipat natin sila lahat dito. Okay, yun lang muna. And, bye-bye. Okay, good morning. So, i-check ulit natin sila. Pero, kahapon, di ba may nakita na tayo na parang pinheads. At na-confirm natin ngayon na pinheads nga siya. Ito yung kahapon nakitaan natin ng pinheads. Yun o. Dami! Alright. Tapos, tingnan natin iba kung meron. Tapos kung mapansin nyo, di ba, kulang to ng isa. Di ba, nilipat natin doon. Nilipat natin. So, ito, wala pang pinheads. Ito ay... wala pa rin pinheads to. Oops, sorry. Ano ito? Ito yung scrape natin. Ini-scrape natin. Wala pa rin pinheads. So, ito, meron na. Tapos yung isa mamaya, andun sa baba, pakita ko rin sa inyo. Ayan. So, siguro, kailangan lang talaga natin magantay. Medyo nainip lang ako. Pero tingnan natin, ayun lang update ko sa ngayon. Tingnan natin kung paano na siya lalaki. So, hanggang ngayon, maintain lang natin yung humidity. And temperature niya, umabot lang hanggang 29 siguro mamaya pagtanghali. Yun lang, spray lang para ma-maintain yung humidity. And itong setup na to, maganda talaga mag-maintain ng humidity. So,
Yun. Mamaya ulit. Okay, so ito naman yung nilagay natin dito sa labahan kasi naiinip na tayo kung ano mangyari. Nakitaan din natin to ng pinheads kahapon. So ayan na siya. So pinheads nga siya. Yan na. Dalawa sila, parang dalawang cluster. So ayan. Hindi ko sure kung baka ilipat ko na lang din to dun sa main. Pero sige, dyan na muna siya. Part ng experiment lang din. Ayun, yun ang update natin today. Susunod na lang. Bye-bye. Okay, so check na natin. So, kanina umaga, pinakita ko na sa inyo na may pinheads na siya. So, ngayon, hapon na. Binago ko lang siya ng peso yung dati nakaganyan siya, diba? Inisip ko kasi, baka pag tumubo yung mushroom, tumama siya dito. So, binago ko lang siya ng position. Tapos yung isang fruiting bag na nasa baba kanina, inakit ko na rin. Problema ko dun sa location ko dun sa baba, may mga nahuhulog na dumi-dumi, kaya mas okay na lang siya dito since mukhang nainip lang ako, kaya ganun ang nangyari. So, ngayon, kakamisting ko lang. So, maintain naman natin yung 85 to 100 na humidity, pero ngayon nasa 94 yata siya. And ang pinaka-problema ko na talaga temperature. The average temperature natin dito is nasa 28. So, syempre, pag gabi, lumalamig, umabot ng 26. Or pag nilalagay ko siya sa aircon, nasa 22. So, ayan. Meron ng tawag dyan, pinheads yung dalawa. So, yung tatlo na nasa baba, inaantay na lang din natin. So, sana magka-pinheads din sila. Kasi ito mukhang marami-raming cluster to. Isang cluster lang siya pero maraming pinheads. Ito, wala ko dalawang cluster to eh. Ewan ko, hindi ko sure kung tama yung pinagsasabi ko. Pero ayun, medyo masaya tayo ngayon dahil lumabas na yung inaantay natin. Antayin na lang natin yung tatlo pang fruiting bags kung ano mangyari sa kanila. So, within 3 days siguro, pwede nang i-harvest. Hindi ko alam, pero i-update ko kayo dahil araw-araw naman natin siyang kinukunan. And magpe-prepare na rin ako para sa direct culture sa cardboard and direct culture sa grains. Baka ang gamitin natin is cracked corn or trigo. Wheat yata yun, wheat grains. So titingin pa ako kung may ganun na malapit dito sa amin. Eh, yung sorghum kasi wala akong nakita. Pero yung crack corn na lang ko meron. Susubukan ko yun. Yun lang. Salamat. Okay, update lang tayo guys. So, kung nakikita nyo, meron na. Simula nung sumibol, meron na tayong. So, pangatong araw niya na yan. Pero may napansin lang ako na ito, parang ito may pulbos-pulbos eh. Ito, wala. Ewan ko lang, hindi ko lang siguro napansin nung lumalaki siya. Ito kasi hindi pa masyadong buka. Ito, buka na. So, ayun. Inasa natin after 3 or 2 or 3 days. Pwede na nating anihin yan. And, nagpe-prepare na rin ako para mag-direct culture. Yung tatlo sa baba, hindi ko pa nakikitaan ng kahit anong kung magkakaroon sila ng pinheads. So, baka i-scrape ko din yan. Pero itong dalawa, hindi ko ito in-scrape eh. Nakita ko na lang may pinheads sila eh. Siguro, hindi lang talaga sila sabay-sabay sisibol. Pero, ayan. Success! So, minimaintain lang natin yung humidity na at least 85 to 100. Pero, hindi ko pa na-achieve yung 100. Nasa 98% siguro. Ayan. Pero ayan, maganda. Ito, maganda to. Maganda yung tubo dito eh. Sana, bali yung first flashing natin dyan, maging okay. Tapos, ayun lang. Balita ko na lang kayo susunod na araw. Bye-bye! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.